Okay, as always, I want to talk about Jesus, His grace, His love, His favor towards the born-again Christians. Take note, exclusive for the born-again Christians. Why? Dahil kung makikita po ninyo yung process ng salvation, ito po ay nagsisimula sa pagtanggap sa Kanya as your very own personal Lord and Savior. Sa makatawid, maniniwala ka na sapat na yung kamatayan ni Jesus to earn heaven para magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan, past, present, future. Lagi po dapat natin binibigyan din sa mga kapwa ko tagapagturo ng gospel ni Jesus, dapat natin bigyan din yung pinatawad na past, present, future. What an amazing Lord we have, the Lord Jesus Christ Himself. Hindi pa natin nakukumit yung sin, nakita na po niya yun sa cross while hanging there 2,000 years ago, and He shouted, "Tetelestai! It is finished," or naganap na. Hindi po ba? So, meron na po tayong security, eternal security from the Lord Jesus Himself. Now, when we were saved, nang tanggapin natin si Jesus na ligtas na po tayo, doon po ba natatapos? Hindi po. Bibigyan niya tayo ng magandang buhay dito. Kaya maganda yung show na tuwing umaga, Magandang Buhay. I like that title, Magandang Buhay. Mas maganda sana kung Magandang Buhay dahil kay Jesus. Opo, hindi po perfect ang mga naranasan natin sa bawat araw. Ako lang po kanya ng alas 2 ng hapon na bad trip na naman po. Kung may pumunta po na naman dito, nakikitransact sa akin, sa ganito ganyan. Samantalang yung usapin sa lupang yun eh, matagal na pong pinaprocess ngayon. Ibig sabihin po, ongoing na, may mga pumapapil pa. But ganun pa man, sabi ko, Lord Jesus, this is part of my sanctification. That's why I'm so thankful you sanctify me because you love me. Okay, nang manampalataya tayo kay Jesus, ano po nangyari? sorry. Natapos ko lang po uminom ng Coke, tapos may shuapaw. Thank you, Jesus. Okay, ano po ba yung nangyari? Namatay siya sa cross? Tetelestai! Di ba? Yun ang sabi ni Jesus. At naganap na. Nabuksan ng langit ang gloria. Ibig sabihin, nabuksan ng gloria, lahat ng blessings, prinubide na, makinig pong mabuti, sa bawat mananampalataya. Ibig sabihin, doon sa bawat taong tatanggap ng libreng alok ng kaligtasan. Ano yun? Yung mga magse-say, "Yes, Jesus, I believe in your finished work on the cross." Kaya maganda po. Di po ba? Kung alam mo, sa puso mo, totoong tinanggap mo siya as your very own personal Lord and Savior, ikaw ay ligtas na magpakailanman. At ang tawag sa'yo, born again Christian. Congratulations if you receive Jesus as your very own Lord and Savior. Welcome to the family of God. Ito po ang pinakamataas na antas ng grupo ng mga tao sa buong mundo. Ang mga born again Christians. Ang apple of the eye ni Jesus ay ang mga born again Christians lamang. Wala na pong iba. Ang sarap mapabilang sa family of God. Pag sinabi kasi born again Christians, ito yung church. Ito yung bride ni Jesus. Pero para mas maging specific tayo at hindi tayo nag-aaway doon sa pangalan ng church, tipong blah 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 so and so, tawagin natin mga sarili natin mga born again Christians. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of Jesus. Hindi po natatapos sa pagiging ligtas natin ang lahat. Pagpapalain niya tayo, isasanctify niya tayo, hanggang magkita-kita tayo nila Jesus sa rapture. Thank you po ha, at tandaan po natin, anytime now, papaitaas na po tayo. Kling! Ganon. Choo! Ganon. Then, masaya lang po ako to share these wonderful truths. And to those who commented ill or mean sa akin, hindi po ako ang kinukomenta nyo ng ganon, kundi si Jesus po. Sapagkat yung mga truths po ni Jesus, yung nilalagay ko dyan, dito sa YouTube.
Thank you. And Jesus truly loves us all.